despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God with your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. Sabay-sabay. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa bawat isa, Panginoon, nandito, Panginoon, nagpartake ng inyong pag-aaral yung salita, Panginoon, muli na very relevant sa amin, Panginoon, yung kalooban. Ito gawin namin at mag-stay kami, Panginoon. So I pray kayo pong pala sa bawat isa. Patawarin namin ang kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa mga past victories. So we pray for more. Especially ngayon nga po, Lord, at inaaral namin, dito kami nabibuild up sa pag-aaral ng salita. So I pray na kabilis po kayo, Panginoon, ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Amen. Title po nito is, lana akong print, hindi naglolo yung naglolo ko yung title po nito, yung sinabi sa 21, sabi po dyan, hold fast that which is good. Okay, title to, hold fast that which is good. Subtitle is staying on God's will. Madali lang. Okay? So again, si Bad, hawak na naman si ano. Ano yung sabi na hold? Yan, hawakan, di ba? Ano yung fast? Mabilis, di ba? Pero hindi ito yun. Ibang definition ng fast to. Itong mahigpit, okay, securely fixed in place. So, nabanggit natin dati, kunwari, yung lalo na yung, ewan ko ba naman, yung electric pan, no? So, fasten. Pag ganun, di ba? Pang pahigpit. So, ganun din, pag sinabi sa inyo, fasten your seatbelt. Anong sabihin nun? Bilisan nyo, hindi. Sabihin, siguraduhin nyo maayos. Di ba? Si Kuya Jun, natutunan niya na yung seatbelt. Para pag nabangga tayo, kahit na paano, buhay pa rin, kahit lumpo, no? Huwag tayong mababangga. Pero, yan po yung sabi ng fast, ha? So, pag sinabi, hold fast, talagang mahigpit, hawakan mo para hindi magulo, eh. Hindi maingay. Then, hindi maalis sa kinalalagyan niya. Amen? Kaya sabi dyan, hold fast that which is good. Kaya ano naman yung sabihin ng good? Sige nga, sinong magaling? Ano yung sabihin ng good? So, alam na natin yung hold, alam natin yung fast. Ano yung good? Ano nga yun? Dinagalag nyo lang eh. Ano sabihin ng mabuti? Okay. Hirap ba? Hindi ko nalagay dito. Maayos. Tama rin yun. Pero alam nyo ba yung good? Ang hirap i-define niya kasi masyadong generic. Pag di mo pa alam yan, ewan ko na lang. Okay, pero tama yung sabi niya, no? May kinalaman lagi yan sa Diyos. Alam nyo ba sabi ng Panginoon? Sabi ni Jesus, oh, yeah, banggitin natin yan maya. Pero banggitin ko na rin, kasi sabi ko na eh. Sabi ng Panginoon, kaya sabi ng isang pastor, maganda raw itong Matthew 19:17. Okay? Pasok natin yung isang kulto. Eh, mga ganun, no? God is good all the time. All the time? God is good. Eh, ganun, no? Ang auto. Eh, totoo naman, no? Pero ito yung, may isang kulto po kasi na naniniwala. Actually, marami yan. Si Kristo daw, hindi Diyos. So, obviously, si Iglesia ni Manalo, tsaka pa yung Jehovah's Witness Businesses, tsaka yung SDA yata, no? So, ibig sabihin, mahinang Diyos daw si Jesus, maliit na Diyos. Laging pinagkakaiba sa Bible. Pero sabi, kaya isa sa sabi ng isang tip ng isang pastor, sabi niya, okay, di sila iniwalang Diyos ang si Jesus. Tanungin mo sila mismo, is Jesus good? Ano sa palagi yung sasagot nila? Eh, walang iba, di ba? Is Pame good? Pag sa ganung ano, wala kang sasabihin kahit sinong tao yan na good, di ba? Sabi, kasalanan tayo. Pero si Jesus, sasabihin, oh, good yan. Eh, sabi ni Jesus, ito. Ay, basa nga, ready, go. And he said unto him, why callest thou me good? The
There is none good but one. Tagalog, walang mabuti, ang Diyos lang. Kasi good ba si Jesus? Opo, edi Diyos siya. Ganun ka simple, di ba? So may mga ganito po kaya inihanda natin yung mga ganito, sagot po kasi iba po talagang ano na sila eh. Eh dapat alam mo na yung scripture. So para itong mga, yung mga naloko na brainwash na po yung mga cult members dyan, kaya mayroon tayong mga ganitong proof text para minsan kailangan din natin ng mabilis ang sagot kasi nga pag hindi, nahihirap ka, ikaw mismo madi-discourage. So sinabi ko lang yun para next time magamit natin, no? Kaya sabi dyan, ang anong mabuti, dito man tayo, good things that we adhere to. I-define natin. Sa ating first part, wala man, hindi ko matapos to. So this morning, dito lang muna tayo sa part 1. Ano ba yung mga mabuting bagay? At mamayang hapon, doon na lang tayo kung paano natin magagawa yung paano tayo mananatili sa mga mabuting bagay. So ano ba yung mga mabuting bagay? So, sabi kanina, there is none good but that God. But God, sabi naman sa Mark, ganun din, 10:18, sabi, and Jesus said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. So, pareho din. So, number one, ano ba yung mga mabuting bagay? Depende sa'yo, hindi, meron. May mga mabuting bagay, kahit anong mangyari, mabuti. So, number one, sabi sa Bible is, sabi nyo na kanina eh. Sinong mabuti? Wala ni isa. Pero meron. Sabi dito, ay basa, ready, go. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Sinong mabuti? Kanino siya mabuti? Saka? Ayan. So, hindi lang Israel, ha? Kahit mga unbeliever yan, pag mabuti, pag malinis sila, mabuti na ng Diyos sa kanila. Actually, mabuti ang Diyos sa lahat, eh, di ba? Except sa mga reprobate, saka sa mga nasa impyerno na. Pero lalo na kung maayos ka. Amen? Huwag kang maglulusob kasi napansin ko iba, ganito po. Huwag masyado kang nag-expect sa ibang tao, katulad nga nung masarap yung kinain namin kahapon. Eh, yan lang. Diba, may ganun pa kayong kilala? Ang hirap yung ganun, no? Ay, namasyal kami. Hindi pa rin masaya. So, ang Diyos ay mabuti. Kaya ang iba naman, nag-expect ng gusto sa Diyos, kaya mali din. So, sana, maintindihan natin yan, ha? Mabuti ang Diyos. Kung mayroon siyang kagalitan, they deserve it. Okay, sabi dyan, 28 naman, sinabi ulit dyan, ako naman, sabi dyan, but it is good for me to draw near to God, I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. So, mabuti ang Diyos, kanino kalalapit? Ano sa mabuti? Amen? Sabi naman sa Psalms 84, verse 11, konti lang po tayo, kasi napakarami sa Bible ito. Pinili ko lang sa Psalms and sa Proverbs, kasi nga, ano yan eh, kanta yan, tsaka proverb yan. Kaya eksakto na yung, ano, kung natin makita. Sabi sa 11, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give place with grace and glory, no good thing will withhold from them that walk uprightly. Ang sabihin ng no good thing will he withhold. Nasa kanya lahat ng mabuti at eh, mahirap ako, wala akong ano, wala akong pag-asa. Nakita ko yung sa iba, ang dami nilang magandang bagay, sa akin, wala. Loser. Pagligtas ka at anak ka ng Diyos, sa'yo lahat. Amen? 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 Parang hindi. Basta wala eh. Hindi agad ngayon. Amen? Wala daw sa iyong i-withhold. Ibig sabihin, wala sa iyong hindi pagkakaloob. Naintindihan nyo ba yun? Eh, basta wala nga akong ganyan. Baka hindi pa para sa'yo. Ganun po ang Diyos pag hindi niya pwedeng ibigay sa'yo yung hindi mo kayang i-handle. Lalo iba sa inyo. Kaya nga na pag-usapan natin ng Thursday, di ba, yung ibang gamit natin iba, nawawala. Baka yung pick lang, di mo pagkatiwala sa'yo. Yung upo ang maayos, di ka pang bubble gum. Lalo na yung maayos na bahay. Nakakita na pa yung ganun.
Noon na, alam, tuwang-tuwa kami dito eh. Diba, ginawa kasi natin church, kaya minsan, ay, wala na yung kaligaya ako dito. Pero minsan, nag-desire din ako nung bahay mo ng pag-uwi mo. Wow! Upo ka lang doon, mag-aaral ka. Wala, walang ganun. Lalo pag naging church. Anyway, ano bang gusto nyo? Magandang asawa. Pwede bang ibigay sa'yo ng Diyos yun? Ano ba? Pera, ano yung pangailangan nyo? Sasakyan. Kaya nga minsan parang yun, nangangarap ako ng ano eh. Ibigay ba ng Diyos to? Tinitingnan ko kasi kahapon nga, ang luwag. Ang ganda, mukhang matibay, hindi titirik. Pero yung okay naman yung sa amin, no? Hindi naman tumirik. Nakuha sa panalangin. Okay? So, wala siyang ipagkakasok. Kanino agad lalapit? Sa Diyos! Siya ang magbibigay. Pangako po niya yan, ha? Pangako niya yan. The Psalms 143. Ang ganda nito eh. Eh, basta salita lang yan eh. Yan ang problema sa'yo. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Verse 10, sabi dyan, teach me to do thy will, for thou art my God, thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. So, tanong kanina, ano ba yung mabuti? Gumala na yung utak nyo kasi ang dami. Kaya sabi dito, yung kung saan ka ililid, okay? At saan daw, according to this? Uprightness. So, kanina, again, may sinisita ako dito. Ganun, alam nyo na hindi tama yung madaldal, di naikinig, dikit ng bubble gum, minawala yung pig, sinisira yung ano. Di mabuti yun. So, kung saan ka nililid ng Diyos, yung upright na tinatawag, yun yung maganda. E may kaya ngayon, tanong nyo sa sarili nyo, lumalago ba kayo? Nung napunta ako sa church, basta lalo akong may nag-akusa sa atin ng ganyan, kaya ang bigat nung ano ko eh. Eh, tumanggap sa Panginoon, hindi ko alam, ligtas ba talaga ito? Sabi ba naman, eh, nung nag-church sa inyo, lalong ano eh, sumama yung ugali. Ganun ba naman yung sabi? Isip-isip ko lang. Sa amin ba nakuha o sa'yo? Anong ganun eh, kasi nag-akusa ka ba ng ganun? Anyway, kung ililid ka sa maganda niyan, sa uprightness, maganda yan. Amen? At sabi dito, sino daw yung naglilid sa atin sa uprightness? Spirit of God. The good Spirit of God. Amen? Ano pa? Last sa Psalms is 147. Sabi lang po dito sa 1, may basa, ready, go. Receive the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant, and praise is comely. Ano yung comely? Matanggap-tanggap, maganda. Pogi, anong ganun ng comely? Maganda. Sinabi pa, pleasant. Saan ka pa? May good, may pleasant, may comely. O, sino kayo sa church dito? Diba? Amen? Doon ka na sa Panginoon, sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Pag nagpuri ka, hindi ka nagkulang. Pag inasal-asal ka, eh, praise the Lord, ganyan. Talaga. Kasi hindi nakakaintindi yun. Huwag kayong papa, ano doon, amen? Papaasal, hindi lang nanitindihan, dapat niya maintindihan. But according to the Bible, napaganda na magpuri sa Panginoon. Ito yung maganda, ito yung maganda. Mabuti. Last. Sa Proverbs naman, di pa last. Proverbs 3:4. Sabi po dito, ready, go. So that thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Ano yung context niya? Alam niyo yan, di ba? So, wisdom, batas ng Diyos, pag lagi mo hindi mo kinakalimutan, lagi mo binabisado, pinapakinggan, sinusunod, inaalam, ang dala daw niyan, mahabang buhay. Ang daming namamatay ngayon, maaga, no? Sino? Ha? Hindi, totoo. Kasi kailan lang, saan ba tayo nagsaluin eh? May kilala ako,
Ah, ito si ano, si Kuya. Nausap ko kasi yung driver eh. Ganun din. Dahil namamatay yung mga pasto no, sa bakuna yun. Oh, ganun niya. Ako nga po nagpabakuna ng hina eh. So, hindi nakinig sa bagay. Iba kasi nga dyan, kawawa ng biktima. No? Pero alam niyo ba, pag mga bata, hindi kayo nakinig, gusto niyo kalokohan, natuto lang kayo mag-drive. Pag nagdadrive ako, nangihina ako. Pag nakikita ko, kahapon na naman, ang bilis oh. Tatlo sila, walang helmet. Sabi ko, wala sinabi halala dito ah. Kasi lagi sa halala, ganun, lagi. Eh, nung Pangasinan, ganun din. Ang bilis pa. So, mamatay na maaga. Huwag mong hanapin ng Diyos, mamatay ka maaga. Sinasabi ko sa inyo. Sabi din, pag maayos ka, maayos ang utang mo, sumunusod ka sa Diyos, kung ano mabuti, isa yun sa mangyayari sa iyo, length of days, long life, peace shall be unto thee. Kaya sabi dyan, at maganda, when you find favor and good understanding in the sight of God. Eh, basta may kilala ako dyan, walang tiwala sa Diyos, eh, hindi niya naitindihan yan eh. Ang sinong good ngayon? At sinong bad? Pag hindi mo naitindihan to, huwag ka na malaki pa. Lalo ka dapat, ano, nagtatanong, hindi ko maintindihan yan eh, bakit kaya? Ba't yung iba naintindihan? Kasi wala kang good understanding. Pangit nung takbo ng utak mo. Ngayon, again, may solusyon dyan. Kaya nga, pwede ka mo, hingin mo sa Diyos. Amen? So, ano yung mga mabuting bagay? Una ang Diyos, saka mga bagay na ipatungkol sa Diyos. Diba? Yun ang nabasa natin eh. Wala nang iba na eh. Eh, Pastor, mayroon akong ano, yung buhay nila, ganun-ganun lang, kakain sa ano, inahatak pa ng ano. Maganda ba yun? Maganda, pero hindi. Hindi ganun maganda. Ubuhay ako kahit walang ganun. Amen? Kami nalang maghahatakan yung mga barkada nyo, di ba? Wala mo lang tayong panulak. Nagtulakan na lang tayo. Nasaya pa, di ba? Hindi nalalaos yung anong yun. Kasi gusto niyo may panulak, di ba? Naintindihan niyo ba yung mga bata? Kung walang panulak, magtulakan tayo. So, nasabihin, lahat ng magandang bagay po may patungkol sa Diyos. Ang siyang mismo at mga bagay na patungkol sa kanya, salita niya, wisdom niya, nabasa natin kanina, gawain niya, at lahat na, no good thing shall be withheld niya eh. Kung ano man yan, at yung iba niya, pag-aaral natin mamaya. So, ibang bagay pa. Hindi ko na lang ginagyan ng verse dito, pero ang dami po niyan, education, buong Proverbs. By the way, anong gusto niyong isunod sa Daniel? Proverbs, tapos na namin eh. Isaiah. Jeremiah. Kunahin natin yung Job. Ha? Kasi boring na boring kasi guro kayo sa Job. Pero maganda yun, ha? Sabi sa inyo. Ilang beses ko na nabasa yun. Sabi ko, ano ba ito? Job pala ito? Ang paganda. So, unahin natin yan. Ha? Pero mamaya, hindi natin matapos ito. So, part 2 tayo. So, ano ba yung mga ganda? Education. Maganda ba yun? Yes. Learning, wisdom, ano pa? God-pleasing relationships. O ba kayo nasa utak niyo, mga bata? Maganda naman yan. Basta pleasing nga sa Diyos. Huwag kang makipag-live-in. Huwag kang makipag-fornicate. Amen? Ilagdaan mo sa maayos. Gusto mo ng asawa. Di mag-asawa ka, ayusin mo lang. Amen? Sa tamang tao, sa tamang panahon, andun yung blessing ng magulang mo. Ano pa? Masaya talaga yan. Napakaganda niyan. Basta, oo, talaga. Sabi sa Bible, nakalimutan ko na, hindi ko nalagay doon. Kaya sabi doon, he that findeth a wife, findeth a good thing, and obtain favor of the Lord. Abisado ko yun, kasi lagi kinukunti ni Pastor yun. Tsaka maganda talaga, di ba? Tsaka pang ano na yun sa mga young people yun eh. Malungkot ka. Wala kang lonely boy. Hanap ka ng asawa. Hindi ako makita Pastor eh. Kasi hindi yung basta hinahanap lang. Sinabing find it a good wife, ibig sabihin talagang pinili ka din, maayos. Tinanggap ka rin. Kasi nga, tapos sabi doon, obtain favor of the Lord. Maganda talaga. Kaya po, yes, talagang iba dyan, hindi maganda yung relationship kasi nga hindi napayos sa Diyos. Kaya ngayon, bata pa kayo, eh, hanapin nyo na yung gusto ng Diyos para sa inyo. Ano ba, mga maganda? Ano mga kinaka-involve ba ng mga sanlibutan ngayon?
Yung kapon, dami nga nakita doon. Isip ko lang, pati island, ginawa nila ng swimming pool, yung iba doon, ginawa nila ng slide, iba. Diba, wala lang, ginawa lang ng table, yun na. Eh, lalo nang pag yung mga maanggod na bansa, alam yung may ginawa sa, saan ba yun? Gumawa sila ng island. Nasabi, sa balita, wala na itong magamit kasi napakamahal. Sa Dubai. Nakita nyo ba yung sa Dubai? Man-made island yun, nakashape pa ng, ano ba yun? Parang dates ba yun? O palm tree. Ngayon, wala nang umaano doon kasi mahal eh. Ngayon, maganda kung maganda. Alam nyo ba, minsan sa tabaho, gusto natin maganda. Amen? Ngayon, mga project nyo, gawin nyo ng maganda. Maganda rin yan! Pero maganda yung creation ng Diyos. Kaya yun, iniisip ko nung nakasakay kami sa Bangkang, ilang taon, sorry. Ilang oras na kami na, yun ang ganda ng creation ng Diyos. No? Ang laki ng earth. Sobrang laki, hindi mapupuno. Halahala pa lang, dalawang oras doon, 5 hours kami. Ano pa? So maganda yan. Ang sabi ng Diyos, without me, you can do nothing. So maganda ang mag-create tayo na kung ano man yan, anong pangarap nyo, may engineer kayo or what, mga project na yan. Pero sabi ng Diyos, wala rin kayong magagawa kung wala ako. So obviously may magagawa kayo, pero hindi maganda. So maganda, sa kalooban tayo ng Diyos. And of course, last but not the least, ito po yung importante talaga, kaya may tayo minsan yung ganito, yung church. Amen? Maganda ba yung church? Amen. Dapat nasa church ka. Amen? Fellowship of the other believers, sinong gusto ng kaibigan? Lahat naman tayo, kahit ayaw ng kaibigan, kasi mayroon kang masamang experience, huwag mong itulad dun. Eh, lahat ng tao ganyan, hindi. Amen? So, ano pang magandang bagay na isip nyo na hindi ko nabanggit? Ano pa? Pamilya! Oh, ganun din yung relationship. May sabi ng Panginoon, sino yung pamilya niya? Who is my mother? Who is my brethren? Yung mga nakikinig sa kanyang salita, at of course, yun yung mga Kristiyano. Ano pa? Title po again natin is, hold fast that this is good. So, hindi lang pag-usapan natin yung maganda. Pag maganda niya, ang kalooban ng Diyos, huwag ka nang umalis dyan. Una, alamin mo muna kung di mo pa alam. Una, basahin niyo dito. Dito ba mag-church na talaga ako dito? Dito na talaga. Diba? Eh, kaya lang ang dito kasi magulang ko eh. So, alamin mo para sa sarili mo, ang karapatan mo yan. Amen? Walang mag-aano sa'yo, walang pipilit sa'yo. Pero, pag nalaman mo na, ito yung maganda talaga, ito kalooban ng Diyos sa atin, eh, mag-stay ka naman. Kaya sabi doon, hold fast, but this is good. So, touch natin yung ibang ano, kasi meron ditong 10 points eh. Touch natin muna yung at least mga tatlo. How to stay in God's good will. So, nakita mo na, maganda pa lang Diyos, maayos siya, matalino, maganda, magpapalain ka, magsumunod ka sa Kanya, lumapit yung sarili mo sa Kanya, lapit mo. Maganda pala. Okay, paano nga? Paano mo, pag nalaman mo na yun, paano mag-stay doon? Kasi hindi ibig sabihin, doon ka na, forever ka nandun na wala ng effort. Ano ka na lang, parang hinahata ka na lang. Hindi ko talaga makalimutan yung kahapon eh. So yun, hinahata kami. Kung saan kami hatakin, doon kami. O pero ganun ba ang kalooban ng Diyos na pag andyan ka na, sigurado wala ka na ng effort? Hindi. May effort pa rin. Parang yung sasakyan nga, pag nakikita ko yung kala ko, pag may sasakyan ka na, forever ng ganyan. Anytime, may sasakyan ka, walang problema. Hindi pala ganun. Kailangan i-maintain. Pag hindi mo na-maintain, matututunan mo yung lesson na yun. Maghihirap. Napakahirap masiraan. Kaya, according, ito naman, yung nagagawa natin ngayon, pag nasa kalooban ka na ng Diyos, katulad nyo, pag tinitingnan ko kayo, so, ang palad naman ni Destiny, kahit paano ngayon, tatay niya pa, dito pa, amen? Masaya ka ba? Tagal natin pinag-prayan, di ba? So mag-stay ka na forever sa kalooban ng Diyos. Effortlessly, wala ka nang kailangan gawin. Wala na? Parang eh, no? Kasi pag nakikita mo yun, eh, siyempre, dito na tayo. Pero meron. Kasi darating yung mga time na kahit andyan ka na, asaring ka, yung katulad niya, may lalaking kinindutan ka, iglesia ni Manalo, ano man yan. Lalayo ka ngayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay dinadala ka sa malayo sa Diyos. So, kailangan meron ka pang gawin. Amen? Ano pa? Yan, sa trabaho din.
Maayos ka ngayon. Eh, nagkatap, eh, pastor, kailangan magtrabaho eh. Ayaw, inaalis ka ngayon sa church kasi Linggo may pasok. Ano pa? Ganun doon lang. Pastor, may anak ako eh. O, lalo na pag napangasawa mo nga. Sabi natin, Kristiyano, may kaso, mahina. O, ano naman, iaalis ka kasi kailangan mag-alaga ka lang. Huwag ka na mag-soul winning. Entindi yung masasabi ko. Kahit nandiyan ka na, kailangan mag-effort ka, paano ka mag-stay dyan. Okay? So, number one, ano yan? Sampu to eh. So, dito tayo, expository tayo again sa chapter na to. So, again, ang context pala dito, end times. Kasi, nasa Bible naman talaga yan eh. Pero, meron pa rin ano eh. May message dyan. Sabi dyan, darating yung panahon, ano? Darating ang Panginoon, at siya naman ay parang thief in the night nga, para sa ibang tao. Okay, ganun po yung context yan eh. Kasi pag wala ka dito, sa iba ka lang, sabihin yan, oh, anytime, darating ang Panginoon, kasi parang magnanakaw. Pero alam na natin, ha? Kasi sabihin rin dito na, you are children of the light, hindi ka katulad ng children of darkness na para kang mabubulaga na lang. Uy, dyan ang Panginoon. Hindi. Hindi totoo yun. So ngayon, balik tayo sa ating topic. Paano ka ngayon mananatili dyan? Salamat, andiyan ka na. Kuya Jun, andiyan ka na. Kenneth, andito ka na. Maayos na. Amen? Sinaano, salamat. Nadadala kayo dito. Natututo na kayo. Eksakto na yan. Hindi na kayo mamumblema. Baka mali yung sinabi ni Pastor. Tapos, aralin ko din. Pero aralin nyo rin. Sigurado siga. Kaya yung point number one natin. Ang sabi dyan, sabi dito po sa, again, ina-explain ni Paul, yung mga bagay na alam niya na, buti na lang sinulat niya. Kasi sa panahon natin, ilang libong panahon na, kung hindi sinulat ni Paul to, na yun nga, yung rapture, yung day of the Lord, ay babalik siya sa, ano, after the tribulation, in the day of the Lord, sinasabi po kasi dyan. Kung hindi sinulat yan, and daming yung pre-trib na nagtuturo, dinalo ako na tayo. Salamat. But anyway, sila kasi, alam na nila yung, kasi first century, alam na nila yung wala pa yung pre-trib. So, kaya number one, paano ka mag-stay sa kalooban ng Diyos? Kailangan, sabi niya dyan, you know perfectly that the day of the Lord so come it. Ibig sabihin, kailangan, alam mo, at alam mo talaga, kanina, dinedefine natin yung good. Basta naman, tinatanong mo pa ba yung good? Para alam mo, hindi ka aalis doon. Kasi, sabihin nyo iba, oh, okay na mayroon akong church, kahit Catholic, okay na to, good na rin to. Eh kung hindi mo alam na ilalayo ka niyan, at nilalayo ka na talaga, at karamihan niya dyan, diligtas, kahit yung Baptist na nagadong, na Sina. Oh. Kaya dapat alamin mo perfectly. That's number one. Kaya tayo dito, alam na rin, oh, tama na pala yung doktrina yun, ba't aral pa kayo ng aral? Yun nga yung point eh. Iba dyan, kahit nakinig nyo yung tama, may papasok na maling katotohan, maling impluensya, hindi mo tinabaho to, hindi mo inaral, pinuturo na nga dito, hindi ka pa nakikinig, or medyo ka lang nakikinig, nadadala ka lang, hindi mo inalam perfectly. Bandang huli, hindi ka, madali ka matangay, yung sabihin. Andito ka sa kalooban ng Diyos, aalis ka pa. Pag hindi mo inalam, bakit tayo naniniwala? Eh, pinaniniwala ko rin. Ano pa pinaniniwala ang Baptist? Ano? Salvation by grace through faith. Eh, marami nang gumagaya niyan. So, kaya pag may nagsabi sa, by grace through faith tayo, mga Presbyterian, example. Pag may tinuturo na, hindi pala. Salitang ano lang yun. Tawag doon, lip service English. Ano mo sa Tagalog yun? Sinasabi lang nila, pero hindi totoo. Pag tinanong mo na, anong tinuturo nila, nagsasalungat na. Kung by grace ka, tapos kailangan mong maligtas, kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas, by grace, by faith ba yun? May halo na eh. Kaya alamin nyo, magtanong. Kaya number one, paano ka mananatili sa kalooban ng Diyos? Know perfectly. Mag-aral ka. Number one, study. Para malaman mo exactly. Kasi hindi lahat ng nakikinig dito, exactly na itindihan yung sinabi, exactly na sinabi ko na gusto kong malaman nyo. Hindi pa rin eh. Hindi nyo ba? Kaya paulit-ulit tayo niyan. At subukan nyo yun yung knowledge. Pwede kayo magtanong. Pag nag-share na kayo salita ng Diyos, nag-aakay na kayo, doon mo malalaman, hindi ko pala alam exactly yung dapat kong malaman pa. Okay? And therefore, pag ganun, mahirap magstay sa kalooban ng Diyos pag di mo alam yung ginagawa mo. Amen? Yan number one.
Time na pala. Isa ba? Number one, study. Number two, ito tayo matapos. Sabi dyan. Paibasa niya po. Ready, go. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Ano yung sober? Kabalik na ng lasing. Okay, pag sinabi sober, handa ka. Ano yung watch? Ay, pastor. Nanonood na ang TV. Ano ako, you know, watch. Let us watch, pastor. Hindi. Isabihin niya ng watch ay mag... Ay, sabi ko lagi sa Tagalog. Magmatsyag. Isabihin, uy, baka may something strong dito. Ay, pastor, mayroon ng baptist din yan. Okay na yun. Bayani si Sheena dun. So, baptist na yun eh. Hindi, may drums eh. May baptist din na drums. Again, pagpangalan, di ka makontento doon. Alamin mo, exactly, number one, study. Pa number two, always be alert and ready. Kasi, alam niyo naman, ang kalooban ng Diyos, maganda yan ang gusto ng Diyos sa atin. Okay, doon tayo, salamat sa Panginoon. Darating at darating, papasok yung kalaban. Tanas. May maling aral, hindi ka nakahanda. Okay na ako dito. Save, always save. One save, always save. Okay na ako dito. Antok-antok na lang. Hindi na ako makikinig. Papakasaya na lang ako sa buhay ko, pastor. Aral-aral eh. Okay na pala. Masasabi mo yun eh. Eh sabi ko talaga yun. Yun ang totoo. Kaso, hindi ka nakahanda. May darating na problema sa'yo. Pagsubok, panluloko. Na pag hindi ka handa, ano mangyayari? Kala mo secured ka na hindi pa pala. Para ka naka... Sa Facebook na naman, alam nyo, nakahawak na siya, nalaglag. Kita nyo ba yun? Yung high school kasi kami, ganun kami. Umasabit lang po kami. Eh, gumaganun-ganun pa yun. Alam kami siya, mamatay ka na eh. Buti nga kayo, punta kayo, nakaano kayo, secure kayo doon. Amen? So, hindi, nakahawak na ako. Kala mo na eh, kung biglang gumanun. Diba? So, ganun spiritually, dapat, even was naputol, inaanghapit na naputol. Kaya, kung pwede kang pumasok doon sa ano, umupo ka na lang, amen? So, ganun spiritually, ganun tayo, hindi tayo tutulog-tulog. Sabi dyan, oh, amen? Ganun tutulog-tulog ngayon. Nag-preach na, ito na yung pinaka-purpose, bakit tayo dito? So, tinuturo na, yung iba natututo na, yung iba na-establish na, yung kanilang pananampalataya, yung iba tutulog-tulog. Kasi sabi dyan, let us not sleep. Ay, hindi na lang matulog. Hindi ganon. Again, talinhaga yan. Pag sinabi not sleep dito, hindi nga tulog-tulog. Nakikinig, nagmamatsyag. Kasi yung kalaban, 24 hours a day, 7 days a week, gumagawa ng ikatitisod natin, ikalalaglag natin. Amen? Kaya sabi yung kabaliktaran ng tulog-tulog, laging handa. Amen? Eh, nasa kalooban ng ako ng Diyos eh. Pwede kang malaglag. Eh, pwede kang lumayo. Ngayon, nasa church ka ngayon, 3 times a week, 4 times pa. Pwede kang ilayo ng Diyos yan. Una, ano muna? Ha? Hindi muna ako mag-online kahit may load ka naman, may oras ka naman. Saan ako mag-online? Eh, Thursday lang yan. Dito naman ako Sunday. Ano yan, huwag na yan. Eh, umaga na lang. At least, yun yung pinaka-message, di ba, sa umaga. Kasi may series tayo sa hapon. Nagkukulang ka dun. Amen? Sino gusto ng one time sa week lang dito? Hindi ganyan ng one time. Salamat. Hindi tayo Catholic. So, kaya natin ginadamihan yan, hindi para wala lang. Kailangan natin yan. Kung gusto kong one time sa week dito, ako yung panalo. Amen? Hindi ako na napagod-pagod. Pero, yan ang kailangan nyo para matuto kayo maging handa. Huwag tayong tutulog-tulog. Amen? Huwag tayong magbawas. Dagdag pa tayo, soul winning, kasama ka rin. Mas makikinig ka talaga, aralin mo. Nakinig ko, ganyan. Yung utak mo, andun. Hindi yung, something, sarala. Trees. Iba na gusto yung utang ng iba sa winning kasi ikaw mag-bike nga ako dito. Masarap naman talaga mag-bike, kaso isipin mo bakit ka andun. Amen?
O, dyan muna tayo. May kunaisda eh. So, mamayang hapon, mamaya natin buhos ha. Pag-play nyo yung kapatid ko po yun, ha. Makatid mamaya, napaganda nito eh. Paano mag-stay sa kalooban ng Diyos? Hindi madali, pero posible. Okay, so kayo din. Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mensaheng yung salamat sa letter ni Paul kung saan nag-warningan niya po yung iba. Again, maraming pagsubok. I pray na ganun din po kami. Hold fast that which is good. Malaman namin yung mabuti. Manang mag-stay kami doon, Panginoon. At kung ano may mga pwede na paghandaan, Panginoon, habang wala pa yung temptation, yung kalaban, gawa ng kalaban. Yung iba sa amin, bata pa, wala pang hindi pa na pumapasok sa utak nila yung ibang bagay, trabaho, love life, kung ano man yan. I pray na mahanda na po ang kanilang puso't isipan at mahalin na lang yung kalooban, Panginoon, ng church, fellowship, yung salita, Panginoon. Kailangan po lang patuloy na yung mamaya. I pray for Sheryl, Panginoon, makatid siya mamaya. Make time siya, Panginoon, hindi excuse. I pray na ligtas talaga siya, Panginoon, ay gamitin niyo rin siya. Hindi masayang, Panginoon, yung mga blessing. Binigay niyo naman sa kanya, Panginoon. Ganoon din pulo namin mga pamilya. Pupunta namin mamaya soul winning. Tita ni Kaya, Brother James, Panginoon. Bigyan niyo kayong favor sa kanila, mga kanilang mga kasambayay doon, Panginoon. Hindi po kay Nashina, Panginoon, kanilang pamilya, mga follow-up din po namin. Alam po, Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong mga napangang blessing. Masalamat sa aming bilang, Panginoon. Lalalin niyo po, Lord, yung mga hindi namin nakasama si Rain, Panginoon. I pray na matatagin niyo po, Lord, siya. At ibangon, Panginoon, kung ano pinagdadaanan niyo, Panginoon. Sa aming pagkain, Panginoon, maraming salamat sa naganda. At patuloy po ang blessing, I pray sa mga nag-birthday, Panginoon, ni Jana, and marami pa, Panginoon, si Pame, and Kenneth, si Cedric, Rafi, Desiree, Panginoon, I pray. Sila po yung magkaroon ng mahabang buhay, productive life, Panginoon, na dahil sila yung kasambit sa inyo, alamin nila ang kalooban, mag-stay, Panginoon. Alam po, Lord, patuloy na sa mga mayang hapon, kaya pumalulati. In Jesus' name, I pray.